Kamusta po mga katipid tips? Medyo matagalan po yung ating video. Kung nakapollow po kayo sa ating FB page, alam nyo na po yun kung bakit. At dito po sa video na ito ay gagawa po tayo ng cake pops. At bibigyan ko din po kayo dito ng tips kung paano po kayo hindi ma-hassle sa paggagawa po nito. At idea sa design, tamang-tama po ngayon dahil papalapit na po ang November at Christmas season. Kaya stay tuned lang po kayo hanggang huli kasi meron din po tayong posting para ma-idea po tayo magkano nga po ba ang puhunan, magkano po ang posibleng bentahan, at kung magkano po ang posible pong tubuin. Kaya tara, samahan niyo po ako sa paggagawa ng ating cake pops! Gagawa muna tayo ng ating chocolate cake para sa ating cake pops. Unang ingredients, 1 1/2 cup cake flour. Pwede rin po kayong gumamit ng all-purpose flour. 1/4 cup ng cocoa powder. Dutch po yung ginamit ko. 1 teaspoon ng baking soda. 1 teaspoon baking powder. 1/2 teaspoon iodized. Ilagay na din natin ang liquid ingredients. 1 tablespoon ng suka. Kahit ano pong brand, pwede po yun. 1/4 cup plus 2 tablespoon ng oil or 90 ml. Kahit ano pong oil, pwede nyo pong gamitin. Sa isang bukod na lalagyan, maglagay tayo ng 1 cup warm water, 1/2 cup brown sugar, at 1/2 cup ng white sugar. Ibinukod natin ang lalagyan para yung asukal ay sure tayo na tunaw na tunaw. Kapag na-mix na po natin, pwede na po nating isama dito po sa mixture po natin. Tapos sabayan na lang po natin ang halo. Bago po natin makalimutan, maglalagay po tayo ng 180 spoon ng instant coffee. Bali, Nescafe po yung aking ginamit at optional po ito. Ngayon, para hindi ma-overmix at para sure po tayo na walang buo-buo yung mixture, sasalain naman po natin. Kapag nasala na po natin, ganito po ang magiging consistency niya. Dito po sa ating pag-bake-an, gagamit po ako ng 6x10 ang size. Dito po nilagyan natin ng parchment paper. Hindi ko na po pinahidan ng oil o lard sa ilalim kasi hindi naman po siya didikit. Pero kung wala naman po tayong parchment paper, pwede po tayong gumamit ng brown paper o kaya naman ay magpahid na lang po tayo ng oil tapos magdas lang po tayo ng kaunting harina. Gamit po ako ng oven para po sa ating pagbe-bake. Pero kung wala po tayong oven, pwede po tayong gumamit ng improvised oven at pwede rin po tayong gumamit ng steamer. Inireheat po muna natin 170 Celsius up and down yung function. Habang pinapalamig po natin yung ating chocolate cake, ipakita ko lang po sa inyo saglit ang isa sa ingredients po natin para makagawa po tayo ng masarap na cake pop. Saktong-sakto dahil meron pong pinadala sa atin si Dutch. Bali, ito po ay bagong produkto po nila. Hindi pala bago. Matagal ng produkto pero ni-level up po nila dahil meron po silang malalaki na baking bar. At ang sukat po nila ay 1 kilo kung ikukumpara nyo po dun sa dating packaging nila. Ganito na po siya kalapad ngayon. Meron pong pinadalang 4 na flavors sa atin si Dutch. White chocolate baking bar, premium chocolate baking bar, dark chocolate baking bar, at yung kanilang bittersweet chocolate baking bar. At ito po, ma-order nyo na po online. Meron po sa Shopee at meron din po sa Lazada. At soon po sa supermarket, magkakaroon na din po. Ngayon, mag-melt na po tayo ng ating chocolate. Meron na po tayo ditong 100 grams na dark chocolate baking bar. Na-microwave po natin ito ng 30 seconds po lamang. Pero kung wala naman tayong microwave, pwede naman po tayong gumamit ng double broiler po na tinatawag. At ito na
po yung ating chocolate cake. Ito po ay malamig na. Ang ganda nung pagka-cake niya, mga katipid-tips. Oh. Diba? Moist cake po ito. At ang sunod na po natin gagawin ay dudurugi naman po natin ito. Pag napino na, pwede na po nating ilagay itong ating minelt na chocolate. Bali, kalahati muna yung ilalagay po natin. Ito po, naglalagay tayo para magdikit-dikit yung cake natin at syempre para mas sumarap yung cake pop po natin. Ang isa nyo pong pala tandaan na okay na po yung inyong cake kapag binilog nyo, nagdidikit-dikit na tulad po nito. Bali yung atin pong cake, hinati po natin yun sa tatlo dahil tatlong shape po yung ipapakita ko sa inyo. Para magka-idea po kayo na kahit ano pong shape ay pwede nyo pong gawin dito po sa ating cake pop. Bali 1 tablespoon po yung sukat na gagawin po natin or 17 grams. Dito sa una, gumawa tayo ng bilog. Iplat lang natin. Tapos, pisil-pisilin nyo lamang po ng mabilog. Kapag tingin yung bilog na, pwedeng ibilog nyo po ng dahan-dahan para mas bumilog pa. Dito naman po sa padalawang shape natin ay gagawa tayo ng square. At dito naman po sa patatlong shape, gagawa po tayo ng triangle. Bilugin po muna, tapos pisilin po natin pataas. So ito pong natira nating mga cake. I-shape lang po lahat natin hanggang sa matapos po natin at magbabalik po tayo. Kapag na-shape na po natin lahat, ang sunod naman po natin gagawin ay magtutusok naman po tayo ng ating K-pop. Ito po ay plastic at meron din pong nabibili na papel po nito. Kailangan po natin ng kaunting melted chocolate para pandikit po natin dito sa stick at dito po sa ating cake pop na tulad po nito. Isausaw lamang po natin ng kaunti yung dulo. Tapos, itusok lamang po natin sa gitna. Mahalaga po ito mga katipid tips yung pagtutusok po natin. Kailangan ay kalahati lamang po na cake po natin. Kasi kapag lumampas po yung pagkakatusok ninyo, yung halos sakto po dito sa dulo, mahahassle po yung paggagawa po ninyo. Kasi kapag isinausaw na po natin sa ating melted chocolate, lalaglag po yung pinakang cake po natin. Lagyan na po natin ng stick, ilalagay lamang po natin ng at least 3 to 5 minutes lamang po sa ating rep para mag-firm lamang po yung ating cake pop. And huwag po nating i-over sa lamig dahil kapag isinausaw na po natin sa ating chocolate ay magkakaroon po ng crack yung ating pong cake pops. Okay? Ang gagawin po muna natin ay mag-melt po muna tayo ng white chocolate ni Dutch para pang coat po sa ating cake pop. Kukuha po tayo ng 400 grams. Ngayon, i-melt po natin ito. Microwave lamang po ng 30 seconds tapos hahaluin. At kapag medyo buo pa, pwede po ulit nating i-microwave ng 30 seconds lamang po para hindi po masusunog yung ating pong chocolate. Maglalagay po tayo dito ng oil. Pwede pong gumamit ng coconut oil, vegetable oil, o kaya naman po ay canola oil. Dapat po ang magiging consistency po ng ating white chocolate ay ganito. Kailangan ay pag itinaas po natin yung kutsara, umaagos po yung white chocolate po natin. Bali kada 100 grams, naglagay po tayo ng 1/2 tablespoon ng oil. Kaya ang total ng napalagay po natin dito ay
2 tablespoons. O kaya naman, kung ano pong sukat or dami na meron po kayong chocolate na gagawin po ninyo, basta ang magiging palatandaan po ninyo, kailangan ay pag itinas nyo po yung chocolate, yung melted ay umaagos. Ha? Tulad po niyan. Bago po muna tayo mag-coat ng ating cake pops, ipakita ko lang po sa inyo yung mga iba pa po nating pang-design na pwede po nating gamitin. Pero bukod po dito, maraming marami pa po ang pwede nyo pong ilagay sa atin pong cake pa. Titingnan na lang natin kung ano po yung magagamit po natin dito sa pagdi-design po natin. Tapos, meron po tayo ditong gel color. Gagamitin din po natin yan. At meron po tayo ditong baso na malalim. Mas maganda po yon para mas madali pong mag-dip ng ating cake pops. Tapos, kailangan din po natin ng piping bag. Kailangan po natin dito ng styro para sa pagtutusukan po ng ating cake pops. Meron ding nabibili nito na plastic. Depende na po sa atin kung ano po yung available sa lugar po natin. Kaya ngayon, umpisahan na po natin ang pagdi-design po ng ating cake pops. Lagay muna tayo ng ating gel color. Magkukulay tayo ng green. Itin natin kulang. Bago nyo po i-dip ito pong ating cake pop, kailangan ay hindi na po ito malamig. Tapos ito pong ating chocolate, kailangan hindi na rin po siya mainit. Sausaw lamang po natin at huwag po nating papaikot-ikutin para hindi po malaglag yung ating pong cake pop. Tapos itap lamang po natin ng dahan-dahan. Tapos idiretso na po natin dito sa styro. Tapos meron na po tayo ditong kulay green. Lagyan lang natin ng white. Ayaw nyo po nang nakatayo yung inyong cake pops, nahahassle po kayo, pwede po kayong gumamit ng cupcake liner na tulad po nito. Tapos, ipapatong lamang po natin ito pong ating cake pops. Depende na po sa atin kung ano po yung type natin sa dalawa. Ito yung ating natira, maglalagay lamang po tayo ng design at magbabalik po tayo. Yung design po natin ngayon kasi padating po ang November at papalapit naman po ang Christmas. So ngayon, bigyan ko naman po kayo ng konting idea kung papaano po natin ipapackaging ito pong ating cake pops. Bali dito, gagamit po tayo ng twist tie na tinatawag. Meron din pong silver nito, meron ding red. Yung medyo makapal po na plastic. Ang size po nito ay 4x3. Ta-da!
Tapos ito po yung ating pang Halloween. Wow naman! Wow! Wow! Dahil okay na po itong ating cake pops ngayon, titikman naman po natin para malaman natin kung okay nga po ba ang recipe nito pong ginawa natin. Yan, dalawa po yung titikman natin, isang pang Halloween na ang coated ay chocolate at pang Christmas na white chocolate. Kailangan huwag nyo pong itutusok ng mahigit sa kalahati yung inyo pong stick para hindi po lumaglag yung pinakang cake po natin. Hindi siya nalalaglag. Kahit kinagat ko na sa ibabaw, kinagat ko na sa gilid, hindi pa rin siya nalalaglag. Ang sarap. Ang design naman po nito ay web. Ang sarap ng chocolate ni Dutch. Kung ayaw nyo po na naka-stick o medyo nahahassle po kayo sa paggagawa nito, pwede po kayong gumawa ng cake pop tapos dito nyo lang po ilalagay sa cupcake liner. Pwede rin po yon. Yung pagka-cake po nito, malambot po talaga. Tapos, malalalasan nyo po talaga yung pagka-chocolate nung cake po natin dahil naglagay po tayo ng melted chocolate ni Dutch. Tapos, yung pinaka-coating po natin, malalasa po talaga natin doon yung pagka-chocolate, tapos yung pagka-white chocolate. Kaya, perfect po dito na ipang-coat po natin ang Dutch chocolate. At ito po, pwedeng-pwede po nating gawing extra income. Kasi pwede po natin itong ipa-order. Kahit ano pong okasyon, pwede po kayo magpa-order nito. Kasi pwede po sa birthday, pwede po sa binyag, pwede rin po sa kasal, pwede sa Valentine. Kahit anong okasyon, pwede nyo pong i-design dito. Kaya sigurado kung kakaririn po natin ito, kikita po talaga tayo dito. Halimbawa, kung nagagawa na din po kayo ng cake, nagagawa na din po kayo ng cupcake, pwedeng-pwede nyo po itong iset sa inyo pong ipapa-order. Bigyan ko lang po kayo ng konting idea. Kung kinabukasan yung order, pwedeng gawin nyo na po ngayong araw. Kasi alam nyo po ba, kapag nabukasan ito pong ating cake pops, mas sumasara po yung pinakang cake po natin. At ngayon, tayo po ay magka-costing na para magka-idea na po tayo magkano nga po ba ang puhunan at kung magkano po ang posible po nating tubuin. Pero magko-costing pa rin po kayo nang sa inyo kasi iba't iba naman po tayo ng lugar at iba't ibang presyo din po yung nabibili po natin. Basta mahalaga po doon, bibigyan ko po kayo ng idea kung paano po natin i-costing yung mga produkto po natin. Isahan po natin sa tuos po ng ating cake. 1 and 1 half cup cake flour, 750. White sugar at brown sugar, pagsamahin na po natin, 10 pesos. Pagsamasamahin na din po natin yung asin, baking powder, at baking soda, 2 pesos. Suka at kaunting kape, piso. Cocoa powder, 6.50. Oil, 5 pesos. At i-plus na din po natin yung 100 grams na Minel chocolate po natin, yung minix po natin nung dinurog na po natin yung ating cake. 21.50. Kaya ang total po lahat ay 53.50. At magpa-plus pa po tayo ng ating other expenses sa kuryente po natin kung magbe-bake po tayo sa oven or gasol kung mag-i-improvise oven po tayo or kung steamer po yung gagamitin po natin. Sabihin na lang po natin na 10 pesos dahil kaunti lang naman po yung niluto po natin. At mag-plus na din po tayo ng 20 pesos para po sa labor po natin sa pagbe-bake at para po sa paghuhulma po ng ating cake pop. Kaya ang total po lahat ay 83.50. Ngayon, i-divide po natin sa 41 pieces na nagawa po natin. Kaya ang total po, kada isang cake pop na wala pang coat ay 2.03. Ngayon, ang tuusin naman po natin ay yung Minel chocolate po natin na pinang-coat po natin. Pagsamahin na po natin yung white chocolate na Minel po natin. Kung natatandaan nyo, 400 grams po yung minelt natin pero kalahati lamang po yung nagamit doon. Tapos, nagmelt din po tayo ng 100 grams na chocolate. Kaya ang total ay 300 grams. Magiging puhunan po noon ay 64.50. Bali yung isang kilo na chocolate ay 215 po ang presyo. Plus na din po natin yung mga sprinkle na ginamit po natin. Bali, tigkakaunti lamang naman po yung nagamit ko dito dahil yung iba, ang pinang-design ko din po ay white chocolate. Sabihin na lang po natin na
30 pesos. Pero labis-labis pa po yun. At sa oil na inilagay po natin sa melted chocolate, 10 pesos. At i-plus na din po natin dito yung packaging na ginamit po natin. Ito pong 4x3 na size, 41 pieces, 4.51. Pagsamahin na po natin yung coloring na ginamit po natin, itong kulay green, at yung twist tie na ginamit po natin. Sabihin na lang po natin na 10 pesos. Kasi ito pong twist tie na ito, 25 pesos lamang po ito. At sobrang dami nyo na pong mapapaggamitan. At i-plus na din po natin yung stick na ginamit po natin at yung cupcake liner. Sabihin na lang po natin na 10 peso. Kaya ang total po lahat ay 129.26. At mag-plus pa po tayo ng ating other expenses sa kuryente po natin sa pagma-microwave nung nag-melt po tayo or kung gasol din po yung gagamitin po natin. Sabihin na lang po natin na 15 pesos. At sa labor po natin, sabihin na po natin na 50 pesos kasi medyo matrabaho po yung pagdi-design po ng ating cake. Kailangan po talaga ay mag-e-effort po tayo para maganda po ang kalabasan po ng ating cake pop. Kaya ang total po lahat ay 194.26. And ngayon, i-divide po natin sa 41 pieces. Kaya ang kalalabasan po ng puhunan sa pagdi-design po natin kada isang cake pop at sa packaging, puhunan ay 4.73. Ngayon, natuos na po natin yung ating cake at natuos na din po natin yung puhunan sa pagdi-design, pagpapackaging ng ating cake pop. Kaya ang puhunan po kada isang cake pop ay 6.76. And maliit lamang po yung puhunan nito, pero malaki po yung posible po nating tubuin kasi ang bentahan po nito ay 30 pesos hanggang 35 pesos. Depende po sa sarap at design po ng cake pop po natin. Yung pagpepresyo po nito, depende pa rin po sa atin. Basta mahalaga po doon, alam po natin kung magkano po ang puhunan sa lahat ng ginamit po natin at effort po sa paggagawa po ng ating cake pop. Pero ako po, tutuusin ko po sa 30 pesos bawat isang piraso. I-minus po natin yung puhunan na 6.76 at tayo po ay posibleng tumubo ng 23.24 po kada isang piraso. At kapag itinimes po natin yon sa 41 pieces na nagawa po natin, posibleng po tayong tumubo ng 952.84. Laki po talaga ang tubuan sa paggagawa po ng cake pop basta magtsatsaga po tayo or gagalingan po natin sa paggagawa ng masarap na cake at sa pag-iisip ng magaganda na design. Kasi paganda po ng design ng inyong cake pop, paganda po ng packaging, pagmahal po ng presyo. Ayan po talaga ang presyuhan po ng cake pop. Bago po matapos ang video na ito, magpapasalamat po muna ako kay Dutch sa pagpapadala po ng ating chocolate baking bar. At bukod po dito sa pagbibigay po ng kanilang giveaway, abangan niyo po yung ating announcement sa ating FB page, Tipid Tips at iba pa. At kita-kits na lang po ulit sa ating mga next video. Marami pong salamat. Bye-bye!